So ayan, hinahanap ni Kuya yung ano, yung butas. Ayun. Gaano ba kalaki? Ala, ayan, no? Kagigising ko lang, umagang umaga. Ito yung tumambad sa akin, flat na gulong. Ayan, no? Pagkagising ko ngayong umaga, ito yung tinatnan ko. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero tingnan natin. Ano kaya magandang gawin? Papaklasin natin ng yung gulong para dalhin ko sa vulcanizing shop o i-drive natin ng ganyang flat. Pag trinide ko kasi yan ng flat, eh masisira yung gulong natin. Kapag naman binaklas ko, it will take time siguro. Saka mahirap tanggalin to eh. Alam ko na, meron kaming ano, meron akong 12 volts compressor. Subukan muna natin na bombahan ito ng 12 volts compressor. Tingnan natin kung mabubombahan pa siya. Pagka nabombahan, i-drive natin papuntang vulcanizing shop. So tara, kunin natin yung 12 volts compressor. So ito mga kaibigan, meron akong 12 volts compressor, 70 mi. Ayan o, 70 mi. Na-review na natin to mga kaibigan. Hindi nyo pa nakikita yung video, ilalagay ko sa description box para makita nyo. So tara, subukan natin. Ayan, tabik natin to. Sana mabombahan pa to. Kasi baka kung malaki yung butas, hindi na to mabubombahan. Ayan, 12 volts compressor. Isasaksak natin to sa 12 volts socket natin. So ayan, saksak natin sa 12 volts socket natin. Tapos, paandarin natin yung makina. Para mas malakas yung butas. Kasi hindi ko alam kung gaano kalakas yung ano yan eh, yung butas niyan. So mas maganda, nakabukas yung makina para malakas yung power ng ating 12 volts compressor. Tara, subukan na natin. Ang PSI ng aking gulong ay 35. Set natin yung 35. Sana ay magbomba pa. Mabilis kasi yung pagbomba nito mga kaibigan kapag pagka nakasaksak sa or pag nakaandar yung makina. Ayan. Mas mabilis o, nakikita nyo naman nabubomba ang kagad. Pero flat yan mga kaibigan. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung butas niyan. So magdidepende yung butas niyan dun sa tagal ng kanyang pagbomba. Pero sa nakikita ko mabilis naman eh. Ginagamit ko po na to, ang scent po nito ay coffee cup. Parang meron ka ng nakatimplang kape sa loob ng sasakyan mo. Meron din po tayong scent na peppermint, sweet cherry, so ayan, at green tea. Ayan. At meron din tayong scent na lavender. So ayan, lavender. So lahat po ng yan ay sobrang bango na makakapag-relax ka sa loob ng iyong sasakyan. So ako, prefer ko tong coffee cup dahil gustong-gusto ko na merong amoy kape sa loob ng aking sasakyan. So ito yung paraan kung paano mo gagamitin ito at kung paano mo isasabit sa rear view mirror mo. Buksan mo lang tong cup niya. Ayan. Tapos pagbukas mo ng cup, meron kang makikita rito na seal. Ito. So kailangan mong tanggalin ito. So ito yung cover niya. So yung pinaka-seal niya. Tapos takpan mo siya. Tapos itaob ng isang beses. Tak. Pwede mo nang isabit sa rear view mirror mo. So yan, sasabit ko na. So ayan mga kaibigan, napabombahan na natin. Ayan o. So nasa 35 na siya. So subukan na natin tanggalin, tapos dalhin na natin sa vulcanizing shop. So sana lang hindi ako ma-flat along the way. Shout out nga pala sa winner ng ating 70 mi na 12 volts compressor. Hindi mo pa nakiklaim yung iyong price. Bibigyan kita ng tanning na 5 days. Kapag hindi ka nakapag-message sa akin, forfeit na yung panalo mo dito sa 70 mi 12 volts compressor. So kapag ka na-forfeit, abangan nyo mga kaibigan, ipaparaffle uli natin to sa susunod na video. So tara, magmadali na tayo, punta na tayo sa vulcanizing shop. Okay, so tara, hahanap tayo ngayon ng vulcanizing shop. Yung medyo mabilis lang dahil hindi natin alam kung gaano kalaki yung butas ng gulong natin. Siyempre biglaan lang, kagigisin lang natin pero nakita natin, flat na flat yung gulong natin. So tara!
na tayo. Kailangan makaabot tayo bago ma-flat uli. Dito, wala. Okay. So, alam ko meron dito. Tingnan natin. Uy, sarado. Ah, bukas. So, dito mala. Ayan, dito tayo. Okay, dun sana tayo magpapavulcanizing shop kanina. Kaya lang, parang natutulog yung ano, yung may-ari. So, tara, maghahanap ulit tayo ng panibagong vulcanizing shop. Ayun, meron na naman tayong naispatan na vulcanizing shop. So, ayan. Ayos, tingnan natin kung bukas sila. Ano yun? Kung natutulog din yung may-ari, tingnan natin. Bukas magpapavulcanize. Ha? Gaano boss pa vulcanize? 150 boss. 150? Okay. Yeah, so ano daw 150 ang pagpapa vulcanize. Ayan, hinahanap ni Kuya yung ano, yung butas. Ayun. Ano ba kalaki? Ayan, hindi ba mabulanan? Gano ba kalaki? Ayun. Cut yan, ano? Yun, minarkahan na. Okay. Malaki pala kaya overnight na ano na na-flat yung gulong. Overnight lang yan. Pumasok ba? Nakat lang. Ayun. Oh. Nawala na. Nawala na yung ano, no? Yung nakatusok. Oo. Okay. So yun, may butas pero nawala yung pako. Hindi alam kung ano yung mga nakatusok dun. Ano yan? Adhesive? Adhesive? Para dumikit yung pantapal.
lalagyan ng ano ng langis para yung kalawang no mawala. Yan na, nilalagay na yung ano yung patch. Yan, mantakip doon sa butas. Yun no. Padali ang buhay ng makina. Bilis lang. Okay na. Bombahan na lang. Putok-putok pa. Ha? 35 ang hangin. Ayan, binabalik na mga kaibigan. Napakabilis lang, ilang minuto lang tayong naghintay rito. Ayan, may patay. Ayan. Condolence po, condolence sa mga namatayan. Ayos na. Okay, final touch. Yan, 150. Awas. Napakabilis lang nating magpa-vulcanize. Saglit na saglit lang. Mas matagal pa siguro yung pagbobomba natin kanina ng gulong dahil sobrang flat nga kanina. Papasalamat nga ako at meron akong 12 volts compressor na nandito sa akin sa sasakyan. At kahit flat nga yung gulong natin, yun nga, hindi natin naibiyahe yung sasakyan natin na flat papunta ng vulcanizing shop. At saka hindi na rin tayo nagbaklas pa. Dahil meron tayong 12 volts compressor, pinump natin kung kaya pa. So kaya pa naman, maliit lang naman yung butas. Napabombahan natin, na-drive natin. Diba? Na-drive natin yung sasakyan papunta dun sa vulcanizing shop. And syempre yung vulcanizing shop na yung gagawa ng lahat. Convenient para sa atin. So sa lahat ng mga gusto palang bumili ng 12 volts compressor, maglalagay ako ng link sa description box para kung gusto nyo umorder ng mga 12 volts compressor, mga wireless compressor, nandiyan ilalagay ko sa description box. So sana nagustuhan nyo itong video na to. See you on my next video. Bye bye.